So good morning po. Nandito po tayo muli ngayon na meron po tayong pump down na total dismantle po na cleaning ng split type inverter. Nandito po tayo ngayon sa ating customer. Bali, ayun na po si Kakaloy. Nai-pump down na po kasi namin eh. Pero kababa na. Ipakita na lang po namin sa inyo mamaya kung paano natin i-kakabit. So ayun na si Kakaloy. O sige. Baklasin mo na. Balikan namin kayo maya-maya ng konti. A few moments later. So mga sir, ma'am, nandito po tayo muli. Papakita ko po sa inyo paano po ito dismantle ng buo. Inverter po siya ng Sanyo. So tanggalin po natin siya sa board. Pinapakita po namin na to sa inyo is full dismantle po to. Yun, kumbaga parang general cleaning po talaga. Para po linis na linis po siya talaga. Dati po ni-repair na rin po namin tong board na to. Kami po nung classmate ko na si Anthony. So, ngayon naman siya, pinaki-cleaning siya ngayon. Maya-maya pong konti, balikan po namin kayo, i-ano lang po muna namin to dahil meron po kami iutos kay Kaloy para kunin yung mga gamit nang mapabilis po kami. Balikan namin kayo. 6.5 hours later. Mga master, idol, nandito na po tayo, natanggal na natin yung board. So ito na po yung board niya. Tanggal na po natin, dismantle na po natin siya. So itatabi ko na po itong board. Ito po yung itsura ng board niya. Dati po nasunog tong board na to. Ni-repair na po namin to ni Anthony. So, tatabi na po namin to. So, tatanggalin na lang po natin yung fan motor. Inutay mo? Hindi pa kayo. So, yung earrings. So, balikan po namin kayo. Fan motor naman po ang tatanggalin natin. Po ay full dismantle po. Kumbaga talagang para malinis natin siya ng gusto. Kasi problema po nito, masyado pong madikit siya sa wall. Kaya nandoon sa loob, may mga mababasa. Kaya in-advise ko na lang yung may-ari na i-pump down natin. Tapos din, full dismantle, general cleaning talaga para ubad lahat, malinis natin ng mabuti. Saka dito po, ito po talagang malilinis po siya talaga ng mabuti, ng maayos. Mga lodi. So ganyan lang po yan. So, yan na po. Tandaan nyo po, meron pong clip ito sa likod. Pero ito, hindi clip. Ano siya? Cable tie. Cable tie. Siya. Pero usually may clip po siya, you know. Kaya lang cable tie yung ginamit nila. Hindi po yata alam pero mamaya tayo i-click ko na lang yan. So natanggal na po natin yung pump motor. Ito na po yung itsura niya. So para wala na rin pong sagabal, tatanggalin ko na rin po yan para mas malinis natin ng mabuti. Tapos susunod natin tatanggalin is yung evaporator. I-ano lang po muna natin to. So ano lang natin sa ipa-power straight. Lang po tatanggalin ito at yung casing na ito. So ayan na po. So totally boreless na po siya. So ayan po, pinakita ko po sa inyo paano po kalagyan ng buhok yung isang inverter unit na Sanyo na i-cleaning natin yung condenser niya. So, dun naman tayo sa evaporator. Babalikan namin po kayo ngayon. Idol, nandito na po tayo muli. Ito na po yung indoor. Dito na po yung evaporator.
Bali, binaklas ko na po siya kanina. Tatanggalin ko na lang dito para mag-pull out natin. Para diretso na natin magawa siya sa labas na malinis natin siya ng gusto. So, yung wiring na lang pong anong natin, tatanggalin namin. So, babalikan po namin kayo ni Kakaloy dahil kailangan ko po yung tulong niya rito. So, tayo, dinabas na po namin yung ano. Sanit po siya ng inverter. Ito na po yung kanyang evaporator. Tanggalin na po natin yung kanyang mga filter. Then, tumigil po dito. Hindi po namin na ipakita sa inyo paano po siya tanggalin din sa wall kasi kailangan po na makakapuling magbuhat at umawak. Kaya so dito na namin siya ngayon. Meron po yan siyang tornilyo dito na ating kailangan tanggalin. So which is wala na yung tornilyo niya. So yung naglinis po, hindi na ibalik yung tornilyo niya. So sabi ni ma'am, may iba pong laki lang ito. Gitna lang yung tornilyo niya, kuya? Ha? Sa gitna lang? Uh-huh. Usually po, mas madaling tanggalin to kung nakakabit po siya sa ceiling pa eh. Kasi ito po, may clip lang po yan dito. Matanggalin nyo lang po ng ganyan yan. Matatanggal na po yan. Bali, ito po yun, yung clip na kailangan nyo tanggalin. So, tapos ito po, which is may clip din po ito dito. Kung makikita nyo, inaangat lang po yan, yung clip na yan. Yan. Yan po. Yan. Yan po. So, tanggal na po siya. Idol. Tanggal na po. Oh, Carlo, nabasa yung board. Patay mo muna. Balikan po namin kayo. Ito po tayo ulit. So, ito na po yung board ng ating evaporator. So, tatanggalin lang po natin ito para doon po ito sa fan motor. Ayan po siya. So, ito po. Nakaklip lang naman po yan. Para po makuha natin ang mabuti. Bali, yung clip niya, i-lock. Tanggalin lang po natin yung clip para mailan natin yung sa pan. Dahil na po, ayan na po siya. Then, ibalik lang po natin to para hindi tayo malito mamaya pagka ating po siyang ibabalik. So, ito na po yung board ng ating evaporator. So, mamaya dilinisin na lang natin siya dahil medyo nabasa yung board. Ayusin na lang po natin to. Wala pong problema yan. So, ito na po siya. Didismantle na po natin siya ulit. Paglasin po natin siya ng buo. Mga idol. Kunin din po natin yung fan motor na yan. Kasi, para hindi siya mabasa. May tornilyo po yan dito. Ito. Makikita nyo. Para pati po yung back drain. Kasi may back drain po dito. Ito yung front drain niya. Itong lock dito. Flip lang din po ito. Yan. Okay. Tanggal na po yan. Medyo i-bend lang po natin ng konti ito. Para matanggal natin ang kanyang evaporator.
lumalabas ito. Ito po yung clip niya, no. So, tanggalin ko lang po itong clip na ito. Papatulong lang ako kay Carlo para hawakan. Babalikan po namin kayo. So, natanggal na po namin. Ayan na po siya. Ito na. Bali clip lang po yun. Yung sa likod. Hindi natanggal. So, isisecure na po natin yung ating pipe. Para po hindi siya mapasukan ng tubig. Kailangan po i-tape niyo lang po para secure siya, hindi siya mapasukan ng tubig pagka nag-power supply tayo. Kung makikita nyo po, sobra po dumi niya. Ayan, oh. Yan po, para malilinis po yan ng husto. Tsaka yun po, tignan nyo po. Sobrang dumi. Ito po yung back drain natin. Ito po yung front drain. Na kailangan nating malinis. So, ngayon, pakita ko po sa inyo. Dito. Paano po natin tatanggalin ng ating pan motor? Ayan po. May tornilyo po yan doon. Ito, yan nga. Taro, sige, yan mo lang. Yan po. Ako, ilan mo ako sa video. Tingnan mo. Oh, yan po. Tanggal na po natin yung ating pan mo to. So, nakukuha ba ako taas mo? Pinsin mo, ha? Kasi, ito po si Kakalo, eh. Medyo, ano, hindi pa masyado marunong yung ating cameraman, eh. Kaya madalas medyo malabo yung ating mga video. Pero ngayon, siguraduhin mong maayos na at matutuwa sila nang matatanggal ng mabuti. Ito na po yung ating pan motor. So, full dismantle na po siya. Mission accomplished. Ngayon pong gagawin po natin is pa-power spray na lang po natin yan para malinis po ng todo. So, babalikan namin kayo. Assemble lang po namin yung power spray at isprayan na namin. See ya. Ayun, i-spray na po natin. Ayan na po yung aming power spray na sinet up po ni Kakaloy. Okay. Sige, sundiyan muna Kakaloy. Oo. Umpisa na po natin ginisin po ngayon. Sa evaporator naman po tayo, makikita niyo yan. Ayan. So, spray na po natin, ha? Ayan yun. Aircon, mas gugustuhin ko yung ganitong paglilinis. Medyo may kasakasan nga lang yung bayad kasi ang proseso nito marami. Magpa-pump down ka, vacuum. Tapos ito nga pala, dahil kulang din po pala sa freon to, mag-charge po tayo ng freon. Tsaka, kita nyo naman, tanggal po lahat ng dumi. Kuha po talaga. Ordinary pang paglilinis, nalilinis naman po yun. Pero ito po kasi, at least once a year, kailangan pump down po talaga ang paglilinis namin. Para malinis pong mabuti. So, balikan po namin kayo ni Kakaloy mamaya. So, mga idol, the master, ito na po tayo. Bali, ito po yung back drain niya. Ito yung front drain. Ayan po siya. Ganyan po siya karami. Kikita niyo po. So, ayun po. Galing po yung dito. Ipakita sa inyo yung mga iba pang spray na
natin. Pero mamaya, at least may ano ninyo. Kasi parang hindi masyadong mahaba sa video, hindi kayo naiinip manood. Mga importante lang, mga... So, balikan po namin kayo mamaya. Tol, nandito na po tayo ulit. Ito na si Kakaloy. Pinalilinis ko sa kanya yung board. Ayan po yung itsura ng board natin. Dinilinis na po niya. Bilisan mo. Ito. Okay. Ayan na po si Kaloy. Okay. So, ito na po siya. Ganyan na po siya kalinis. Kung makikita ninyo, wala na pong kasabit-sabit yan lahat. Ayan po. Diba? Para na po siyang brand new. Ayan na po. Mga idol, nandito na po tayo muli. Ibabalik na natin yung board. Pakita namin paano natin ito dinisassemble kanina. Ito po, dito po ito. Nailagyan na po natin yun. So pwede na po natin siyang isara dito. Ito dito po ito sa taas. Ganyan po natin yun. Dito po ito sa likod, sensor din po ito. Sensor. Po siya. So, balik na po natin ito. Sana nasa na kasi yung pins mo ito. Initial, sa iban-ibang taas. Nakikita niyo po yung push sa taas. So, sasalak-sak po na natin ito. Okay. Ito po ay dito. Ito po ay ground doon. Ito naman po ay dito po siya. Mga socket lang naman din po ito. Hindi po yung mahirapang maghanap. Kasi which is talagang nakakalag naman po yan. Lagi natin natin ng konti. Ito na po siya. At ito po ay dito. So nailagay na po natin lahat ng socket. So, dito na po tayo ngayon sa grounding. Ayan po. Nakagay po natin to. Ay, puntik. Nakagilag. Nakulog po mga kalons. Insulator na to para po ito sa main grid. Last lang po natin ito ng konti. Ang ating board. Para maipit po natin itong insulator.
ayusin ko na lang po yan mamaya. Kano, matter. Kasi para hindi lumahapa yung video natin, yung oras natin. So, ito po yung ground one. So, balikan po namin kayo. Ayan na po namin to. So, ito na po. Nabalik na po natin ito. Meron po itong clip dun sa ilalim. Kapag ay babalik niyo po, kailangan po ito naka-clip din po dito para hahawakan niya po yung ating condenser. Ingat po kasi matalib po ito. Tornito na lang po dun sa ilalim. Ayan po. Sandali lang. Tapos ito po ang ating pan motor. Galingan po natin yung tornilyo. Yung sinabi ko po sa inyo kanina, di ba, kanina naka-cable tayo ito. Pero usually may pin yan doon. Tayo ipipin na lang natin. Ipipit na lang po natin yan. So, ito na po siya. Nabit na po natin ang ating pano po. Kung makikita nyo, dito po yan sa likod, ayun po, meron po yung clip doon. Ayan. So, dito po, may clip din po yan. Ayan po, so naka-clip na po siya. Di na po natin kailangan di-cable tie.
secure na po at ang ating ano condenser. So ikot ko lang po siya. Nalagay lang po natin yung dalawang tornilyo dito para dito sa ating condenser. So okay na po siya dyan. Ikot po natin ulit para sa ating pan. Ito po may ano po to dito, gatla, para may ano nyo, may pasok siya ng mabuti. Siya. Ito po usually ang mga tornilyo nito is ano po, salungat. Hindi po siya kamukha ng mga normal na tornilyo na ano kanan. Ito ay kaliwa. Siya po ay kaliwete. Okay. So, hindi naman po kailangan pa kahit itigpit ng todo. Ilalagay na po natin itong ating lock. Which is ang nagkalag po kasi nito si Kakaloy. Pero yan na rin po natin. Usually po pagka ano, kahit hindi niya na po ito tanggalin eh. Kaya lang si Kakaloy po kasi tinanggal niya. So ayan na po. Nilagay na po natin. Napaka-importante po ng goma na yan. Iyan po kasi yung nag-ano ng, naglalagay ng protection dito po sa ating tube na to. Dahil sa vibrate po, pwede pong mabutas yan. Kaya hindi po natin na ibalik ng maayos yun. So, babalikan po namin kayo. Kinakailangan ko po ang tulong kasi ni Kakaloy dito sa bagay na to. Ayan na po, si Kakaloy na po ang pinano ko. Hindi na namin na ipakita kanina kasi kailangan ko po yung tulong ni Kaloy doon para itulak yung ating ano. So, ayan po. Pinabalik na po namin yung mga ano. So, kung makikita nyo siya, parang na po siya ulit brand new. Di po ba, mga idol? Oh, di po ba nagmukha siyang brand new? Oh, malinis na po yan. Oh. Kung makikita po ninyo. Yan po ang todo kalkal ni Kakaloy. Huwag mong panggigilan. Eh, parang uwing-uwi na po kasi si Kakaloy. Eh. Pero may isa pa po kaming service. Reprocess naman po ng window type carrier. May butas po kasi yon eh. Hopefully sana maabot namin sa ano, kaya lang mukhang hindi kami aabot sa oras. Baka ang gagawin ko nito, pull out ko na lang yon sa bahay ko na gagawin. If ever po na ano. Okay na? O yun pa, yun sa harap.
Yan po, may pins lang po yan. Naka-clip. May dalawa siyang tornilyo. Oo, may dalawang tornilyo, pero naka-clip lang yan. Tama yan. Iniikot lang po yan, ini-slide, ikot, ikot. Yan, okay, tas tornilyo na. So, ayan na po. Nandito na rin po yung may-ari. Tignan niya ang ating ginagawa. So, ayan ma'am, mukhang brand new na, no? Di ba? Okay. O, dahil sa bubuhatin po muna namin yan, kasi yung location niya nandirito po sa likod. So, babalikan po namin kayo mga idol. Dahil dito po siya namin nilalagay. Which is, medyo may problema nga lang yung pagkaka-install nito kasi hindi maganda yung pagkaka-install, mga Lodi. Tignan ninyo, halos dito siya, dikit na dikit, ganun na ganun siya. So, hindi naman na namin mano kasi balak din naman ng may-ari pa-reinstall niya na ulit kapag nagka-budget siya. So, papadugtungan na lang po namin itong ano na to bracket para medyo makuha natin yung standard na 1 feet. Nangyari po kasi sagad na sagad siya. O, sige po mga idol, balikan namin kayo. Mga kapatyong sa ating so ilalagay na natin to para tayo yung makapag vacuum maya mayang konti dahil wala pa po yung condenser ay yung evaporator natin. So yung mga playering nut natin ito muna ang ilalagay natin. So ito, iwan po muna natin ng ganyan kasi magpa-plasing po tayo muna. Magka-plasing takpan natin tsaka tayo magba-vacuum. Parang ano lang din to, reinstall o pag ano, halos same yung process. Yan natin, tapos ibabalik po natin itong mga signal. Kailangan po, anuhin lang po natin kung ano yung mga wire na ilalagay natin. Doon kunin ko lang po yung ating so, yung kutsilyo mo, Carlo. So, kung ano, balikan namin po kay mayamiyang konti. Ito ulit tayo, mga idol. Yung lagay lang po natin itong ground, ulit dito sa ground. Bali, ito po may apat na wire. Apat na signal niya. So, ang ginamit po nila na ano dito is apat po yung royal cords. Okay. Yung yellow-green, tandaan po natin, lagi pong ground yan or pure green, ground. Ngayon po siya ground. So, ilalagay natin sa line 3 is yung ating gray. Ito po yung sa signal. Yung gray, lalagay natin dito sa ating line 3. Yan po ay ang ating signal. Okay. Tapos ang ating brown ay ilalagay natin dito sa ating line 2. Line 2 ang ating brown. Ayan. Ilalagay naman natin ang ating black sa neutral one or line one. Ito po ang ating supply. Supply po yan. Actually, ang supply dyan is yung line 2 at saka yung line 1. Itong 3 is signal. So, ito na po siya. Okay na po siya. So, ito po, tandaan nyo, nakabukas pa po to dahil magpa-plasing tayo. So, babalikan po natin ito mayamiyang konti. Tsaka kung titignan nyo, ito po yung sinasabi ko. Dikit na dikit yung nag-install po dito eh, hindi inayos. Kung tutusin, dapat po hindi po ganyan kasi nahihirapan po yung ating condenser. Dapat siya nandito yan. Itong likod na to nandito. So, balikan po namin kayo mayamiyang konti para po sa evaporator naman. Okay mga idol, nandito na tayo sa evaporator. Ito po siya. Yung back drain, front drain. Ito na po yung ating sa pan. Siguraduhin niyo po kasi may bearing po dito na maliit. Minsan tumatagilid yun para ano. Siguraduhin niyo pong may shoot niyo po ito doon. Tignan po. Okay. So, ayan na po siya. Lagi na po siya. So, kailangan po natin luwangan yung tornilyo dito sa loob. Diba? Naalala niya dito may tornilyo to sa loob. Luluwangan niyo lang po ng konti. Yun. Para pumasok yung pan motor. Pan motor. Pasok na po natin ang ating pan na to. Ano po?
sabihin, walang pasahan. Iwan yung ating pamilya para may pasok natin yung ating pangmoto. Okay. So yun, pumasok na po siya. Mga idol. Namin kayo mayam yung konti para ayusin to. Ito na po yung evaporator, nilagay na po natin yung pan motor, ayun na po. Tapos nakabalik lang po natin yung clip, yan, nakaklip po kasi ito doon sa likod, ang parin po nito. Medyo matigas yung mga clip niya mga lods. Kailangan ng konting persa. So, yan po, nakalagay na yung ating evaporator, yung tubo niya, tube niya. So, babalikan po namin kayo mayam yung konting kapyo. So, ito na po, ilagay na po natin ang ating evaporator. Tingnan nyo, ganyan na po siya kalinis ngayon. Malinis na. Yan po, back drain, front drain, at saka yung pinakaloob niya, malinis na. So, ibabalik na natin ngayon yung board. Nalagay na po natin yung board ngayon. Ito na po yung board. Ibabalik na po natin siya. Ito po yung sa pan motor niya. So, pan motor. Ibabalik na po natin. Magpakasakit lang naman yan. Nakatalos lahat naman pagkano ganyan nakasakit. Madali lang siyang ibalik. So, wala naman po tayong kaligaw. So, yan na po. Nalagay na po natin yung ating board. Tapos, ito po, may sensor. Ito, natin po ilagay. So, ayan na po. Okay na po siya. So, babalikan po namin kayo para pagka nilalagay na po natin yung evaporator dun sa ano, at ilalagay na po natin yung mga flaring nut niya, at magpa-plastin tayo. Tapos po, magba-vacuum. And then para ready na po yung ating unit at makikita nyo mamaya kung paano natin siya paanda rin. Balik na po siya. Babalik na po natin yung ating final touch sa ating board. Masasama ka sa video niyan, ma'am. Buti na lang po na-rex, ma'am. Pumayag siya na i-vlog natin ang ating ginagawa. Kasi, meron po akong nagawa nung minsan, dun sa Villas Hall, hindi po pumayag yung may-ari, ayaw niya. Which is, rinirespeto naman natin. Kasi, syempre nga naman yung privacy. Buti na lang si ma'am, mabait at pumayag. So, ito na po. Nakatik na po natin yung board. May kukunin po ako yung takip nito. Sandali lang. Okay, nasa loob. So, yung grounding, kompleto na po siya. So, dito na po tayo. Nalagay na po natin to. Cover. Andan niyo po, meron po itong clip dito sa likod. Yun po. Yun. Clip po natin. Yun.
then meron siya dalawang tornilyo dito at saka meron isa doon. So ito siya. Okay. So sasabit na lang po natin siya. Tapos tayo po yung magpa-vacuum. Ay magpa-parging po muna tayo. Parge po muna natin siya. So ito po, may clip po yan. Kailangan lang po natin siyang ganon. Okay. So yun na. So tapos na po. Ilalagay na po natin ito doon sa loob. So balikan po namin kayo ni Kakaloy. So mga idol, nandito na tayo muli. Ito na po siya. Ilalagay na po natin ang ating layering. So bago po pala muna yan, ito po pala muna ang ating ilalagay. Kasi mahirapan po tayo pagka nakatabit na siyang ganyan bago natin ilagay ito. Drain ang hose. Ating drain. Drain hose. So kailangan yung drain hose natin muna ang ilagay natin. So bago po natin makalimutan. Ito na po. At si Carlo po, favorite ni Pepper. Ayun, tinabihan na ni Pepper. Natatakot siya. Oh, yung video, ayusin mo. Konti lang naman ang kagat ni Pepper eh. Malaki pa. Oh, nasira yung video namin. Oh, ito. Ito na po. May tornilyo po kasi yan. Kung hindi po natin siya itutornilyo ng ganyan yung ating drain, tutulo po yan. So, ayun na po, secured na yung ating drain. Dapat, okay. Yung kila Sir John, ganyan na kuya. Mm-mm. So, nakasecure na po yung ating drain. Ayos lang po natin ha, kasi po, may pattern po siya. Si Pepper nagagalit na, mainit na raw. Okay. So, ayan na. So, ito na po. Isasabit na po natin siya. So, ito na po siya. So, kung mapapansin niyo po kanina nung binaklas natin po, ito po nakaipit. Inipit po nila yung drain. So, which is medyo parang hindi sa kano. So, tayo inayos lang po natin. Ito na po yung drain. So, ayan na po siya. Okay. So, okay pa naman po kasi yung kanyang ano, kanyang pagkaka-playering. So, naka-single lang yun, kuya? Hindi. Single lang. Hindi siya naka-double player. So, naka-single player lang po siya. So, hindi ko na rin po siya pakikilaman. Kasi, hindi na po natin pwedeng putulan yung tube. Dapat po talaga, dapat i-double player ko to. Kaya lang kasi pagka pinutulan ko yung tube natin, iikse. So, ito na po siya. Yan, thank you ma'am. Okay.
siya. Album. Okay. So, kita na rin po natin ito para sure na sure na. Sorry. Siya. Tight na po. Ay, nako. Nakalimutan natin itong nilinagay. Yung ating mamaya, pakilanganin natin si Kaka Lidon. So, idudugtong na muna po natin ito. Yung ating wiring dito. Which, ito na po. Green is to green lang po naman yan. Tapos white is to black. May black is to black po. So, balikan po namin kayo maya-maya ng konti. So, ito po tayo. Ilalagay na po natin yung mga wiring. Yung green sa ground. Yung gray, ay yung gray sa line 3. Tapos, ang ating brown sa line 2. Line 2 po ang ating brown. Tapos ang ating line 1 o neutral 1 ay black. So, masyado pong tinitid yung wire nito. Green sa ground o yung yellow green sa ground, ang gray natin is sa line 3, ang ating brown ay sa line 2, ang black ay sa line 1. So ayan na po, nakalagay na po siya ng maayos. So lagay lang po natin ito. Plasing na po tayo. Ito pong ginawa natin na itong process na ito, wala po itong pinagkaiba sa reinstall. Lalo na po, magcha-charge din po kasi tayo ng Freon, kasi kulang din po yung Freon ni Madam. Kaya magcha-charging din po tayo. Yan po, para na rin po tayo nag-reinstall nito. Pero general cleaning lang po ito, kumbaga. Pump down, tapos general cleaning siya. Talagang wala tayong tinirang ano, dumi sa kanina. So ito na po siya. Babalik na po natin at pupunta na po tayo sa likod para po tayo mag-plasing tapos magbabacuum po tayo, mga idol. So abangan nyo po, pupunta tayo sa likod ulit at para may check na rin po natin to, may leak test natin kung bakit nagkukulang ng Freon yung madam na unit. Hopefully sana walang leak. Okay, so balikan po namin kayo, mga idol. Ito na po, tayo po'y magpa-plasing. Bakit po natin ginagawa ito? Para po sure tayo na malinis yung ating mga tubo at hindi siya wala siyang halo na kahit na anong dumi o tubig o kahit anpaman.
Yung iba po kasi pagka nag-flashing hindi na nagba-vacuum. Pero ako po mas prepare ko po kasi yung nag-flashing na ako, nag-vacuum pa ako para sigurado. Kasi mas ano ba, mas ano ka po dun sa trabaho ng ganun. Iwas back job. Pero yung ano, pwede naman din po 'yun. Pagka ganun. So, magpa-flashing na po tayo. Malinis na po yan yung ano natin yan. So, susunod pong gagawin natin is ang pinaplasing po natin is R410 na rin po. Ang susunod na pang naman pong gagawin natin yan ay vacuum. Tayo po yung magbabacuum na. Natin ito ulit. So, nakita ko ng diferensya natin, mga idol, nandito. Dito po may sumisingaw. Ito po. Ito po ang may diferensya. Diyan po nawawala yung freon. Ito po. Oh, kung makikita niyo po. So, sasabihin na lang na po natin yan sa may-ari pagka ano na nakita na natin kung saan siya nagli-leak. So, ito na po ang ating vacuum. Mag-vacuum na po tayo. Kailangan natin ang extension. So, dito na po tayo sa baba. So, magano po tayo ng extension yan. So, ito po. Buksan na po natin yan. Okay, so, babalikan po namin kayo ni Kakaloy para yan o, i-prepare lang namin yung extension. Mga idol, nandito na po tayo. Mag-charging na, ay magba-vacuum na po tayo. Ito po, sinaksak na po natin ngayon sa suction. So, ayun po yung discharge. Sa suction po tayo magba-vacuum. Tapos tayo po ay nandito rin po sa discharge. Ayun po ang suction. Dito po tayo magba-vacuum. So, okay, ito na po. So, kung makikita ninyo, yung gauge natin, dapat ay mag-zero yan. Ayan. Zero po yan para ngayon natin. So, binabacuum na po natin siya. So, ayan po. Babalikan po namin kayo ni Kakaloy. Magantay po tayo ng mga 30 minutes. So, ito na po. Tapos na po tayong mag-vacuum. Kita po natin, naka-zero na po siya. So, patayin na po natin to. Close natin yung ating vacuum. Okay. Tanggalin na po natin siya sa pagkakasaksak. So, bubuksan po natin unang-una ang high side o ang ating high side. So,
Tinuksan na po natin yung high side. Bukas na po yung ating high side. Susunod po natin, ibuksan na yung low side. So may standing pressure na po tayo. So buksan na rin po natin itong low side. Bali, nakabukas na po siya. Tatakpan na lang po natin kasi tandaan po natin ito po sumisingaw, kaya medyo ihigpitan po natin yan. Yun lang po yung pinakasolusyon yan, mga idol. So pitan lang po natin ng konti. Okay. So, ayan na po. Mamaya mag-leak test din po tayo. So, tanggalin na po natin 'to. Tayo ay magkakarga naman po ng preon. So, may standing pressure na po tayo. So, ayan na po yung standing pressure natin. So, ngayon babalikan namin kayo para sa leak test at saka pag pinapaandar na namin ito, tumaandar na. So, kita tayo mamayang konti, mga Lodi. Nainan natin na na-remedyo natin yung leak niya. Wala na po siyang butas. Ay, wala na siyang leak. Actually, wala naman siyang butas pero may leak siya kanina. So, ayan. Okay naman. So, ayan na. Okay na siya. Okay, so doon naman tayo sa loob mag-leak test. So, babalikan namin kayo, mga idol. Idol, ito na po kami ulit. Bali, okay na siya, malamig na. Satisfied na si ma'am. Okay na daw. Kumpara dun sa kanina na dumating kami, as in wala talaga siyang kalamig-lamig. So ngayon, okay na. Thumbs up na po tayo. Okay na rin po dun sa likod. So pakita na lang po namin yung mga operating pressure niya dun para mamaya. And then, kita-kits tayo mayamayang konti, mga idol. So huwag niyo pong kalimutan pa-subscribe. Kung nagustuhan nyo yung video na to, tapos hit nyo na rin yung notification bell at pa-like and share na rin. At kapag meron po kayong gustong mapanood na video, i-comment nyo lang po sa ating comment section at sasagutin ko po doon at mapagbigyan ko po kayo pagka may time tayo na ganong klaseng trabaho ng may ano ko po, pictures ko po sa ating YouTube channel. At saka kung meron kayong mga suggestion o comment, i-ano nyo na lang po sa comment box. So, bye mga Lodi. Maya-maya pala, dun pala sa likod. Pakita ko muna yung operating pressure.